Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan, welcome po sa gawain ng Lord sa araw po na ito. Okay, so i-share na po natin ang video po na ito. Okay, yung link, i-share po natin sa ating mga friends. Okay, sa Messenger, sa Facebook. Okay, at sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Okay, sapagkat tayo po ay live via Facebook at ito po ay mapapanood ng lahat ng friends po natin. Kaya i-share na po natin ito nang sa gayon ay maging kaisa po tayo sa pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoon kay sa buong mundo. At ito po ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Maging isa sa mga sinabi po, binanggit ni Apostle Paul na dapat ay patuloy po nating ipakalat ang mensahe ng Panginoon. At kailangan po, sabi niya, kailangan patuloy po nating itong ipanalangin nang sa gayon mas maging mabilis ang pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoon. Okay, so today is Sunday. Okay, so have a great day, have a blessed day everyone. At welcome po sa ating series. Okay, so may series po tayo mga kapatid. At ngayon po yung pangatlo. Okay, so this is our part 3 ng ating series na Pray Continually. Okay, so yun po yung title mga kapatid ng series po natin, Pray Continually. Okay, sapagkat ang pananalangin mga kapatid ay talagang ipinag-utos po ito sa atin ng ating Panginoon. Okay, so hindi lamang po ito basta binanggit sa Biblia, hindi lamang po ito basta ipinakita o iminodelo ng ating Panginoong Hesus, kundi talagang ipinag-uutos po sa atin na tayo po ay dapat patuloy na nananalangin. Okay, so share na po natin mga kapatid at ilagay po natin yan sa comment section. Okay, salamat po Panginoon. Okay, so ilagay po natin yan at maaari din po natin banggitin yan sa comment section sa baba kung sino po yung mga taong gusto pwede po natin i-mention nang sa gayon ay mag-notify po sa kanila. Okay, yung Facebook. Okay, nang sa gayon ay sila man makapanood po ng video po na ito for God's glory. Okay? So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, kuhanin na natin ang ating mga Biblia. Okay? Ang manual ng ating buhay, ang ating sandata. Okay? At magkaroon po tayo ng tinatawag po nating Bible Declaration. Okay? So, ilagay po natin sa tapat ng ating ulo or sa ipatong natin sa ating ulo ang ating mga Biblia, mga kapatid. And let's declare, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I set the course of my life through God's Word. And I declare today that I will not be defeated, discouraged, depressed, nor disappointed. That I am the head and not the tail. I have insight, I have wisdom, I have ideas, and I have authority. And I exercise my authority today through God's Word. And I decree a thing, and it is so, that I am rich and not poor. That I am healed and not sick, that I am strong and not weak, that I am a victor and not a victim, that I am blessed, and it will never be changed. Amen. Okay, so ilagay po natin sa tapat po ng ating puso ang ating mga Biblia. Ayan. Okay, so ito po ay isa sa mga pagpapakita po natin na talagang minamahal po natin ang Biblia sapagkat dito po nakasulat. Okay, dyan po nakatala ang mga salita po ng ating Panginoon, ang kanyang mga pangako, mga salita na nagbibigay kalakasan, nagbibigay kagalingan, nagbibigay buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay? So, purihin po ang ating Panginoon. Let's pray. Abba Father, thank you for everything. Thank you for this another great day, blessed day, a blessed Sunday. Thank you, Abba Father, for all the blessings na patuloy po pinagkakalob sa amin, maging sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon, at sa karunungan na pinagkakalob niyo po sa amin. Maraming salamat, Ama, for this another great privilege na pinagkalob niyo po sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita at makapanood po kami ng katulad ng video po na ito na sa online or live streaming upang patuloy ka po namin maparangalan at kami naman ay patuloy na tumanggap ng mga pagpapala mula po sa inyo. Isang malaking pagpapala, isang walang kapantay na pagpapala na nagmumula sa iyo sapagkat ang mapapakinggan po namin ay mga pagpapala, mga salita na nagmumula sa inyo pong kaharian. Kaya mga maraming salamat, kami po ay patuloy na samahan, patnubayan ng iyong banal na espiritu, saan man po kami naroroon, habang kami po ay nanonood ng video po na ito, kami po ay patuloy na pagkalooban ng mapayapang kapaligiran at
patuloy na kami ay magkaroon ng kalakasan at kahandaan sa aming puso, sa aming isipan, maging ang aming mga pandinig ay patuloy na mabuksan, ang aming mga spiritual eyes ay patuloy na mabuksan, nang sa gayon ay patuloy na makita namin ang mga bagay na nais mo na makita namin, Panginoon, at maunawaan po namin. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin at sa iyo po namin ibinabalik ang aming pinakamataas na papuri, parangal, pasalamat, pagsamba. And this we pray, Abba Father, with great expectation, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so bigyan po natin ng virtual clap ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. And again, welcome everybody. Okay, sa ating live, okay, for today, okay? At patuloy po nating pag-aaralan ang salita po ng ating Panginoon na pinamagatan po nating pray continually, part 3 series na po natin ito. Okay po. So, salamat sa ating Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, ay patuloy po nating ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa mga kapapasok pa lang po, mga kapatid, okay, so stay tuned at i-share na po natin ang video po na ito, nang sa gayon ay maging kaisa po tayo sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon sa buong mundo. Okay? So, umpisan po natin ang mensahe po ng ating Panginoon. Okay? So, pray continually. By the way, kinuha po natin yung mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Okay, nang sabi nga po doon, pray always. Okay, so pray always na dapat talaga ang pananalangin ay palagi po nating ginagawa, mga kapatid. So, huwag po nating kaliligtaan. Ang pananalangin ay pagpapakita po. Abang ginagawa po natin ito, ito po ay nagpapakita ng ating pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Okay? At ito rin po ay isang hindi lamang pagpapakita ng isang pananampalataya, kundi ito po ay isang trabaho. Ito po ay isang gawain, mga kapatid. Kaya huwag na huwag po nating ini-small, okay? Or mamaliitin ang gawain na katulad po ng pananalangin. Kaya kapag tayo po ay nasa ministeryo ng pananalangin, kung tayo po ay isa sa mga nag-intercede, okay? Nasa intercessory, tayo po ay dapat patuloy na may kagalakan sa puso natin, sapagkat tayo po ay binigyan ng malaking pribileyo ng ating Panginoon na patuloy na makipag-usap sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at may likha ng langit at ng lupa. Okay, so at kinuha rin po natin yung text po natin sa Matthew chapter 26 verse 21. Na kung saan po doon po mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi na dapat tayo po ay patuloy na maging handa at patuloy na manalangin. Okay? So nakita po natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 26 verse 41. So kasama po yung paghahanda, ang sinasabi na bagit po natin dito ng ating Panginoon ay patuloy tayong maging handa spiritually. Okay? Kaya dapat patuloy po tayong nananalangin. Okay? So spiritually, physically, okay? So hindi lamang sa pagkakaroon ng mga material na bagay tayo pinaghahanda ng Panginoon, kundi lalo't higit yung ating espiritu ay dapat laging handa, nang sa gayon dumating man, ang sinasabi po kasi dito ng ating Panginoon, dumating man ang tinatawag na ikalawang pagparito, okay, the second coming of our Lord Jesus Christ. At sa second coming kasi ng ating Panginoong Hesukristo ay marami po munang mga bagay na mangyayari, okay, sa mundong ito, sa buhay na sangkatauhan. Kaya mga pangyayari na hindi ganun kadali, ibig sabihin mahirap. So kaya sabi ng Panginoon, lagi tayo maging handa at patuloy na manalangin. Sapagkat sinasabi rin po dito ng ating Panginoon, kapag tayo po ay handa, lagi tayo nananalangin sa pagdating ng Panginoon, okay? Sa panahon o sa oras na hindi po natin inaasahan. Ang sinasabi po dito ng ating Lord, tayo ay malakas kasi nakahanda po tayo. Kasi lagi po tayo nagpipray. Yan. Kaya mas magiging malakas po tayo at mapagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok na ating kakaharapin sa buhay po na ito, mga kapatid. Okay? So yun po yung text na pinagkuhanan po natin, mga kapatid, sa series po natin na Pray Continually. Okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and Matthew chapter 26 verse 41. Okay? So kung mapapansin niyo po or kung maalala niyo po yung mga unang linggo po natin ay diniscuss po natin ang patungkol
sa kung how should we pray, okay? So, huwag po natin kakalimutan ha, how should we pray? So, dapat alam na po natin yan at may idea na po tayo patungkol sa bagay na yan on how should or how should we pray? Paano ba tayo dapat nanalangin? Of course, dapat nananalangin po tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. And then, yung second Sunday naman po natin, okay, so konting review lamang po tayo, yung second Sunday naman po natin ay pinag-aralan din po natin mga kapatid yung tinatawag po na 5 commands. Okay, na makikita po natin sa Biblia, at least 5 commands related to prayer. Okay? So, yun po, yung masa ipinakita rin po dito na talagang ang panalangin ay hindi po lang po basta-basta minodelo ng ating Panginoon, kundi pinapagawa po talaga sa atin or pinag-uutos po talaga ito sa atin, mga kapatid. Okay, so ngayon po mga kapatid, kaya yung pinag-usapan po natin last Sunday lang po ito, yung part 2 po natin ng series na ito, ay yung the 5 commands related to prayer. And now, okay, sa ating pangatlong pagkakataon, sa ating pangatlong linggo, mga kapatid, okay, yung part 3 ng series po natin na ito, ng Pray Continually. Okay, so ngayon naman pag-aaralan po natin mga kapatid, on what to pray. Okay, so ito po ay mga karagdagang kaalaman para mas alam po natin kung ano talaga yung mga bagay na pinagpipray po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga disipulo, okay, bilang mga prayer warriors, okay, bilang mga intercessory. Okay, so ano po ba yung mga pangunahing bagay na dapat na mga ipinagpipray po natin. So, what to pray? So, yun po yung pinaka topic po natin for today, mga kapatid. Okay? So, what to pray? Okay, so number one, pakinig po tayo. Number one, ang mga bagay na dapat na ipinapanalangin po natin ay, syempre, una po, yung sarili din po natin. Okay, so syempre, so, wag na po tayong maging hypocrites. Wag po tayong maging hypocrites. So, syempre, dapat ipinapanalangin po natin ang ating ding sarili. Okay, katulad nga po ng ginawa ni Jabez, mga kapatid, or ni Jabez, sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Okay? So, nananalangin po siya para sa kanyang sarili, mga kapatid. Ano po ang sabi sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10? Jabez cried out to the Lord of Israel. Ang sabi niya po, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God, alam niyo po, sabi po dito, and God granted his request. So, ibig po sabihin, sa verse 9 pa lamang, mga kapatid, ng 1 Chronicles chapter 4, sa verse 9 pa lamang ay nakalagay na po doon. Itong si Jabez ay higit, sabi nga po doon, yung pagpapakilala sa kanya, siya ay namuhay ng higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, na kapag talagang isang tao ay namuhay ng marangal, namuhay ng kalugod-lugod at kaaya-aya sa ating Panginoon. Of course, so kailangan pag tayo po ay nag-pray, okay, so talagang ito ay igagrant po ng ating Panginoon. Katulad po ng nangyari kay Jabez, mga kapatid. At alam niyo po, sabi niya, "Lord, ipagkalob niyo po sa akin." So by the way, ang pangalan na Jabez, okay, para mas may idea po tayo sa mga hindi pa po nakalam. So the word Jabez, kinuha po ito sa, ipinangalan po ito sa kanya ng kanyang nanay, sapagkat ang sabi po ng nanay, "Sapagkat nahirapan ako nang ipinanganak ko ang batang ito." Kaya Jabez ang pangalan niya, okay, sapagkat nahirapan at sabi nga po ng nanay ni Jabez ay muntik niya na itong ikamatay. Sobra, or sabi niya po, "Labis akong nahirapan ang ipanganak ko ang batang ito." Kung kaya't Jabez ang ipinangalan po sa kanya, okay? At subalit namuhay ng marangal ang batang ito, okay, ang mamang ito, at nung siya po ay humingi sa Panginoon ng para sa kanyang sarili, talagang grinant po ito ng Panginoon, in-enlarge ng Lord ang kanyang territory, pinagpala siya ng Panginoon at ibinigay ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan at talagang hindi siya nagkulang. Ibig sabihin, naging masagana ang kanyang pamumuhay, mga kapatid, itong si Jabez, sapagkat okay, nanalangin po siya sa Panginoon. Hindi lamang siya gumawa ng mga bagay na dapat niyang gawin, okay, kundi talagang nandun po yung kanyang pananalangin sa Lord. Nandun po yung kanyang patuloy na pakikipag-communicate sa Lord. Okay? Sapagkat ang sabi nga po natin sa mga nagdaang linggo, because prayer is not just communicating with God, but it is consulting God. Okay? So ito po ay pagkukonsulta sa Diyos, mga kapatid. At hindi lang pakikipag-usap,
sa Diyos. Okay? So, yun po mga kapatid ang ating number one, okay? Point number one po natin on what to pray. Okay? So, ano yung mga bagay na panalangin? So, pray for ourselves. Okay? So, wag na po tayong magpaka-hipokrito. Okay? Kailangan po natin ipanalangin ang sarili natin at kailangan din natin humingi ng mga bagay-bagay para sa sarili natin. Of course, for God's glory. Para mas gamitin po tayo ng ating Panginoon, okay, gamit ang mga pagpapalang ipinagkatiwala niya po sa atin. Mas maparangalan po natin ang Lord, okay, sa pamamagitan po ng mga bagay na tinatanggap po natin mula sa ating Panginoon. Then number two, what to pray? Pray for one another. Okay, so isa sa mga nabanggit po natin, okay, sa mga nagdaan, linggo, so pray for your enemies, okay, pray for all people, pray for all those in authority, okay? So ito naman yung number 2 po natin dito. So what to pray is pray for one another. Okay, na kapag tayo po ay may mga kakilala, kaibigan, okay? May mga kasakasama tayo, may mga kabady-bady tayo sa church, may mga kabady-bady tayo sa gawain ng ating Panginoon, maging sa trabaho. So pray for one another, mga kapatid, sa inyong tahanan, pray for one another. Yung mga kasakasama nyo sa, yung mga sa mga kasambahay mo, so pray for one another. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other. So ang kailangan po mga kapatid ay napakahalaga rin po yung confession. Confess your sins to each other. Okay? So napakahalaga rin po mga kapatid yung pagtatapat. Ito po ay napakahalaga sapagkat sa pamamagitan po nito tayo po ay nagiging righteous, tayo po ay nagiging malinis. So nandun po yung forgiveness ng Lord sapagkat nagko-confess po tayo, inaamin po natin yung ating mga kasalanan. Okay? At tayo po ay humihingi ng panalangin sa isa't isa doon sa ating mga nagiging kapareha. Okay? Sa ating pananalangin. So pray for one another mga kapatid. Confess your sin, okay? Confess your sins to each other and pray for one another. Sabi nga po doon mga kapatid sa mga sumunod na mga pangungusap doon sa James chapter 1 verse 16 sapagkat ginagrant ng Lord, okay, yung panalangin at mas malaki ang lamang, mas malaki ang pakinabang ng panalangin ng isang matuwid. Kaya dapat tayo po ay nagko-confess, okay? So, at nagpapanalanginan sa isa't isa. Okay, so number 3, what to pray for is pray for the ministries in the bodies. Okay, or pray for the ministries in the body of Christ. Okay, so sino-sino po yung mga tao pa na dapat nating pinapanalangin? In 2 Thessalonians chapter 3, verse 1, finally, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. So, ano ang sabi ni Apostle Paul? Mga kapatid, so ito po yung mga bagay na dapat pa nating ipanalangin. Pray for us. Patuloy niyo pong ipanalangin, mga kapatid. Maging ang mga naglilingkod sa Diyos. Sino-sino ba yung mga kakilala natin na naglilingkod sa Diyos? O sino-sino ba, kahit hindi natin kakilala, basta banggitin po natin sa harapan ng ating Panginoon na yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, okay, ay dapat patuloy natin silang isama sa panalangin nang sa gayon ay upang mabilis at patuloy na naipapalaganap ang mensahe ng ating Panginoon. At ito po, mabilis na maipalaganap ang salita ng Diyos. Okay? At ito po ay maparangalan. So imagine nyo po mga kapatid, bakit kailangan binanggit din ni Apostle Paul na maparangalan ang salita ng Diyos? Sapagkat kung talagang ang pagpaparangal kasi sa salita ng Diyos ay pagpaparangal sa Diyos. Because yun po ay salita ng Diyos. So the moment na tayo po ay nagpaparangal sa salita ng Diyos, pinararangalan po natin ang Diyos. Sabi nga po sa isa sa mga sinesend po namin sa messenger, if we love God, so we must love the Word of God. Why? Sapagkat yun po ang nakalagay din po doon sa John chapter 1 verse 1. Okay, ano po nakalagay sa John chapter 1 verse 1? Okay, nasa simula pa ay naroon na ang salita.
ay kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. So nakita po natin, that's why kung talaga, dahil sa sinabi nga po roon na ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa, kasama na ng Diyos ang salita. So ibig sabihin, kaya ang word, mga kapatid, ang salita ay dapat ay mahalin po natin. Kung talagang mahal po natin ng Lord, we must love the word. Okay, mga kapatid? So, dito sa ating patuloy na pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoon. So, isa ito sa mga ni-remind at ipinagutos po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Paul. Okay, na dapat patuloy po nating ipanalangin ang mga naglilingkod sa Diyos, na patuloy na bigyan ng lakas ng loob, ng katatagan, okay, upang patuloy na maipalaganap ang salita ng Panginoon, nang mabilis na maipalaganap ang salita ng Panginoon. At ito po ang salita ng Diyos ay maparangalan, mga kapatid. Okay, sapagkat ang pagpaparangal sa salita ng Diyos ay pagpaparangal sa Diyos. At sabi pa ni Pablo, katulad ng ginagawa nyo ngayon. Okay? Na kung paano yung pinaparangalan ng Diyos sa pamagitan yung patuloy na pagpaparangal sa salita ng Diyos, ay ganun niya ang mangyari. Okay? Sa buong mundo. Okay? Sa lahat ng tao. Na patuloy nilang maparangalan ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon mga kapatid, yung po yung ating pangatlo na mga bagay na dapat nating ipinapanalangin. Okay? So unahin ko po, ulitin ko po, ano yung mga bagay na dapat nating ipinapanalangin? Pray for ourselves, pray for one another. Number 3, pray for the ministries and the body of Christ. In our number 4, okay, what to pray? Pray for the sick and distraught. Okay? So dapat ay alalahanin natin, okay? Kung sino yung may mga kakilala ba tayo, may mga kaibigan, may mga kamag-anak na nagkakasakit or may sakit, okay? Or yung mga nagiging masasakitin, ipanalangin po natin sila sa Panginoon. At kung wala man tayong kakilala, okay, patuloy tayong mag-pray na kung sino man yung mga tao na nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam, kung sino man yung mga tao na nagsasuffer, okay, nagsasuffer in pain, okay, nagsasuffer sa kanilang mga karamdaman. So, ipanalangin po natin sila. Idulog po natin sila sa Panginoon. So, pray for the sick and distraught. Maging yung mga taong naguguluhan, nagkakaroon ng kalituhan sa kanilang pananampalataya, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang buhay. Ipanalangin po natin sila, mga kapatid. At yan din po ay nakalagay sa Santiago chapter 5, verse 14 to 16. Okay, sabi nga po doon, Santiago chapter 5, beginning verse 14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. So nakita niyo po, pagagalingin ng Diyos ang taong may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Nakita po natin kung gaano kahalaga ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya, everything, okay, everything that is impossible will become possible, sapagkat wala pong imposible sa Diyos. At kapag nananalangin po kasi tayo, ang Diyos ang kumikilos, mga kapatid. Hindi lang tayo, kundi ang makapangyarihan kamay ng Diyos. At ganun po kamakapangyarihan ang panalangin, at ganun po ito kahalaga sa buhay po natin. Kaya huwag na huwag po nating kaliligtaan ang dumulog sa Diyos at ipanalangin ang lahat ng bagay. Okay? Lahat ng bagay ay idulog natin sa Panginoon. Bagamat sinasabi nga, lahat ng bagay ay alam na ng Diyos. Maging ating mga pangangailangan sa araw-araw, kung ano yung mga pangangailangan din ng sa buhay natin, maging ng katawan natin, kung ano yung, kung may sakit tayo, anong kailangan i-restored, anong kailangan pagalingin sa parte ng katawan natin, lahat ay alam ng Panginoon. Subalit, kailangan pa rin natin itong idulog. Kailangan pa rin natin sambitin. Why? Sinabi po ng Diyos yun. Siya po nagsabi sa atin, manalangin kayo lagi. Humingi kayo sa Diyos. Sabi pa nga ng ating Panginoong Yesus, kaya hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi sa Diyos. So yun po mga kapatid, dapat tayo po ay patuloy na nananalangin, sapagkat ito po ay pinag-uutos po sa atin ng Panginoon. Okay? So actually, ito lang, nagkaroon po ng
ng lagnat din po yung aming panganay na si Wilsef. Okay, ito lang po. Okay, nagdang araw kaya talagang habang kami po ay nananalangin. Okay, so pinapangaralan din po namin ang aming anak. Sasabi ko nga sa kanya kasi isa sa mga naging devotion po namin. Okay, nabanggit po doon yung tatlo ay yung sampung kitongin. Okay, na pinagaling po ng ating Panginoon. So, paano sila pinagaling ng Lord? Una, sinabi Roel, okay, Panginoon, kahabagan niyo po kami. Okay, kami po yung kahabagan. So, sabi nila kasi may sakit po sila. So, humingi sila ng kagalingan sa Lord at sila po ay pinagaling ng ating Panginoon. At nang lumapit yung isa, okay, ang sabi ng ating Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Okay, so humayo ka. At huwag nang magkasala, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Okay, so isa yan sa mga shiner ko po rin po habang ang aking anak ay nakahiga at medyo nasa banig ng karamdaman. So sinasabi ko nga sa kanya, so nakita mo anak, ako ang pananampalataya ay nagpapagaling. Kung mapapansin mo, sa mga pinagaling na yun ng ating Panginoong Hesus, yung mga kitongin na yun, okay, so hindi po sila, walang sinabi doon na uminom muna sila ng gamot tapos sila po inanampalataya, sila ay gumaling. So sinasabi po doon ng Panginoon, pinakita po ng Biblia, sinabi ng ating Panginoon, and by faith alone, you can be healed. Okay, sa pamamagitan ng pananampalataya. So nakita doon, binabanggit doon po ng ating Panginoong Hesus, ano ang nagpapagaling? Okay, nagpapagaling po mga kapatid, na talaga nagpapagaling po sa atin ay pananampalataya. Tandaan nyo po, okay? Kung may mga pagkakataon na kayo ay gumaling dahil nasa hospital kayo, tandaan nyo po, hindi po kayo gumaling dahil sa doktor. Hindi po kayo gumaling dahil sa may ininom po kayong gamot. May gumaling po kayo dahil may nanalangin ng may pananampalataya para sa inyong kagalingan. So tandaan nyo po, kaya sabi ko sa anak ko, anak, ano nagpapagaling? Pananampalataya. Sino ang nagpapagaling? Ang Diyos, di ba? Ang ating Panginoong Hesus, di ba? Ano ang sabi doon sa Numbers chapter 15 verse 26, sinasabi po doon that our God, our Lord is the Jehovah Rapha. Siya po ay dakilang manggagamot, mga kapatid. So sino po talaga nagpapagaling? Ang Diyos. Bakit gumagaling? Ano ang nagpapagaling? Pananampalataya, dahil tayo po ay may pananampalataya. So sinabi po doon sa Numbers chapter 15 verse 26. Okay, so paano nagkaroon ng masasabing may pananampalataya yung mga tao doon? So sapagkat sila po ay nakinig at sumunod sa Diyos. Okay? Kaya sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking salita, okay, sila ay aking pagagalingin. Hindi ko sila padadanasin ng mga sakit na naranasan ng mga taga-Ehipto. Okay, ako ang dakilang manggagamot. Okay? So ang Diyos ay dakilang manggagamot ng mga taong nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Na ibig sabihin, sa mga taong may pananampalataya. Okay? So yun po mga kapatid, ang ating pang-apat na puntos na ano ko yung mga bagay na dapat nating ipanalangin. Pray for the sick and sa mga distraught, mga kapatid. Or yung mga taong mga nagugulumihanan, mga taong nalilito, mga taong naguguluhan sa buhay na ito. Okay? Kung ano ba ang mga bagay na dapat nilang gawin or hindi makapag-decide. Okay? So, ayun po yung ating pang-apat na puntos at pang-lima naman mga kapatid. Okay? Pang-lima and our last point for today mga kapatid. And what to pray for. Okay? Sa atin pong topic na what to pray for. Okay? So, number 5, pray for those ensnared by sin. Okay? Ipanalangin po natin yung mga tao na nakakagawa ng mga kasalanan o yung mga tao na namumuhay sa kasalanan o nakakapamuhay sa kasalanan. So, bagamat may binanggit po rito mga kapatid sa 1 John chapter 5 verse 16. Ano pa sinabi rito sa 1 John 5:16? If anyone sees his brother commit a sin that doesn't lead to death, he should pray and God will give him life. Okay, so ibig sabihin kapag ang sinasabi po rito mga kapatid na kapag ang isang tao ay nagkakasala sa Diyos, isang kasalanan or mga kasalanan na hindi naman naglilid doon sa kamatayan, ay yun po pala ay yung ating mga ipapanalangin
upang sila po ay bigyan ng Diyos ng buhay. Bigyan sila ng Diyos ng kapatawaran at magkaroon ng din ng buhay na walang hanggan. Sapagkat may sinasabi po rito, mga kapatid, okay, si Juan, na may mga kasalanan na nagli-lead into death. Okay, so, katulad mga kapatid ng sinasabi po doon ng ating Panginoong Jesus, na yung mga taong humahamak sa banal na Espiritu, kasi sapagkat yung mga taong ganon, okay, ay talagang wala na pong kapatawaran. So, sabi nga po, ay hindi mo na kailangan ipanalangin yung mga taong katulad dito. O yung mga tao na talagang sinaway mo na, pinagsabihan mo na, pero patuloy pa rin sa paggawa ng mali. Sa madali sabi, hindi po nakikinig. Okay? So, maari na po natin yan. May sinabi pa po si Pablo, ipaubaya mo na yan. Okay? Ipaubaya mo na yan. Ang kanyang katawan ay ipaubaya mo na sa demonyo, nang sa gayon ay maligtas ang kanyang kaluluwa. So, pray for those people, those ensnared by sin. Okay? Sa mga naalipin ng kasalanan. So, patuloy din po natin silang idulog sa Panginoon. Nang sila ay makakilala sa Diyos, matutong magpakumbaba sa Diyos, magkaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. Okay? At matutong mahalin ang Diyos at sila po ay maligtas. Magsisampalataya sa Diyos at maligtas, mga patid. So, ipag-pray po natin yung mga taong yon. Huwag natin silang ahamakin o huwag po natin silang husgahan. Ipanalangin po natin sila na sila man ay bigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng buhay, magkaroon ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Okay? Na isang araw ay hihipuin po ng ating Panginoon ang kanilang puso at liliwanagan ng kanilang kaisipan na sila man ay magsisina sa kanilang mga kasalanan at magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. So pray for those ensnared by sin. Okay? So sa mga oras po natin, mga oras po na ito mga kapatid, yan po ang ating part 3 series ng Pray Continually, mga kapatid, sa topic na What to Pray For. Okay? So yun po mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoon, at magkaroon po tayo ng commitment ngayon sa Lord, sa ating mga napakinggan na mensahe po ng ating Panginoon. So, let's commit. I-commit po natin ang ating mga sarili. Sabihin po natin, I commit myself to make prayer always the priority in my life. Okay, ulitin po natin ha. Ito po ay yung commitment po natin, okay, sa ating pagtatapos. Magkaroon po tayo ng commitment sa sarili po natin at sa harapan po ng ating Panginoon. Sabihin natin, I commit myself to make prayer always the priority in my life. So nakita po natin kung paanong dapat natin pina-priority ang pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ganon din po sa pananalangin. Dapat pina-priority po natin ito sa buhay po natin. So pray continually. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. At kami ay patuloy na pinagpapala mo. Kami ay patuloy na pinapaalalahanan mo. Kami ay patuloy na tinuturuan mo sa mga bagay na dapat po naming gawin o mga bagay na dapat po naming unahin. Kaya yung mga bagay na dapat po naming mas palagahan sa buhay po na ito bilang mga nilalang mo, bilang mga anak mo na nabubuhay po dito sa mundo. Ama, maraming salamat, at kami ay patuloy na pinagkakalooban mo ng kalakasan at kagalingan, at kami ay patuloy na nakakaranas ng inyo pong napakayamang habag at biyaya, maging sa mga sandaling ito, sapagkat kami ay patuloy na nakakapakinig ng salita mo, ng mensahe mo. At sa pamamagitan po nito, pinapaalam mo lamang sa amin at pinaparanas niyo po sa amin kung gaano po kayo nahabag sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo lamang ang aming pinakamatas na papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, so huwag po kayong aalis. Tayo po ay magkaroon ng communion. Okay, sapagkat sa communion po na ito, ay meron po tayong tinatawag na 2 special benefits. So pang tanggapin natin ang 2 special benefits po na ito, so mas mainam, I encourage everyone na makasabay po kayo sa aming communion. Okay? So ready lamang po natin ang ating inumin, okay, na juice.
Okay, mas mainam kung grapes juice yan. Subalit, ngayon wala pa akong nakita ng grapes juice dito. Subalit, ito naman po ay healthy juice. Okay, so healthy juice po ito. Herbal juice. Ayan. So, ito po ang aking iti-take. Ang aking gagawing communion. And then yung bread. Okay? So, ready po natin ito, mga kapatid. Ang ating, okay, so habang piniprepare po natin yan, mga kapatid, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Basa muna, kapatid. Amen. Purihin po ang Diyos. Okay, so sa mga oras po na ito, ayan, so hawakan na po natin ang ating communion elements. Itas po natin ng ganyan. Okay, so meron po tayong special benefits. Okay, every time na ginagawa po natin ito. Okay, so sinabi po ng ating Panginoon doon sa binasa natin kanina, so pinagagawa po talaga ito sa atin ng Panginoon para ano? Okay, para sa maraming mga magagandang bagay. Una nga, sinabi ng ating Panginoon, no, makikita po natin doon, sapagkat ginawa ito ng ating Panginoon, okay, at dapat din po natin gawin, at sabi po ng ating Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So ngayon, hindi lamang po natin ito gagawin dahil sa pag-alala ng ating Panginoon, kundi higit sa lahat, alam niyo po na ginagawa po natin ito sapagkat meron po tayong two special benefits. Okay po, so ano po yung two special benefits po na yun? Okay, healing and forgiveness. Okay, so yun po yung two special benefits po nito. Yan po yung pangunahing special benefits po nito. Sapagkat ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, ang sabi po doon, by His wounds, we are healed. Okay, sa pamamagitan po ng mga palo, lahat ay sugat sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Okay, so ito po kasi mga kapatid, yung bread ay simbolo po ito ng katawan ng ating Panginoon. So, sa pamamagitan ng mga palo, lahat ay sugat sa katawan ng ating Panginoon, tayo po ay tumanggap ng kagalingan. At ito naman po mga kapatid, yung juice, okay, healthy juice, okay, kung kayo may mga na-prepare po na grapes juice, okay, yung iba naman po ay wine, okay, red wine made of grapes. Yeah, simbolo po naman ito ng banal lugo ng ating Panginoong Hesukristo. Na sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Okay? Subalit bumuhos ang napakayamang dugo, okay? Ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, talagang bumuhos po ito. Hindi pa lang doon, wala pa sa krus ng Kalbaryo, doon pa lamang sa bakuran, okay? Ni Pilato ay bumuhos ng masaganang dugo ng ating Panginoong Hesus, ang banal lugo ng ating Panginoong Hesus. So dahil po doon, tayo po ay tumanggap ng forgiveness. Okay, so yun po yung special benefits nito mga kapatid, healing and forgiveness. Okay? Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Abba Father, thank you for always reminding us and for always giving us the privilege and opportunity to be healed and to be forgiven. Maraming salamat po Ama sa communion elements po na ito. Patuloy po itong basbas at pagpalain. Gamitin niyo po itong instrumento upang kami ay tumanggap ng two special benefits po nito na healing and forgiveness. Buhusan niyo po ito ng malalugo ng Panginoong Hesus. Salamat Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so sabay-sabay na po natin kainin ang bread or biscuit na hawak natin at inumin po ang juice. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, so sa mga oras po na ito mga kapatid, dumako po tayo sa pagpapasalamat sa ating Diyos. Pasalamatan po natin ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Okay, so muli mga kapatid, ikuhanin na po natin ang ating mga Biblia. Hawakan na po natin ang ating mga manual ng buhay po natin. Okay? At ilagay po natin sa ating tapat po ng ating puso. Yakapin po natin ang ating mga Bible. And sabihin po natin, okay, salamat Lord sa kagalingan. Salamat Lord sa kapatawaran. Salamat Lord sa kaligtasan. In Jesus' name. Okay? Dumako po tayo sa closing prayer at sa ating benediction. Abba Father, thank you for everything. Thank you sa mga blessing na patuloy po namin natatanggap mula po sa inyo sa araw-araw. Maging sa mga oras po na ito, sa araw na ito, ay tumanggap na naman po kami ng mayamang mensahe, ng mayamang salita na nagmumula po sa inyo. Salamat po Lord, at sa pamamagitan po nito, talagang we are truly blessed
Father God, at salamat sa patuloy pong pagpapala sa amin. Salamat din sa patuloy pong pagpapalakas at pagpapagaling. And I pray, Father God, maging sa mga viewers po namin na hanggang ngayon ay nakakaranas at nagsasuffer ng pain sa kanilang karamdaman, sa kanilang sakit. Father, in the name of Jesus, I speak healing in the name of Jesus. Lord, sabi niyo po, kung kami ay mananampalataya, kami ay gagaling, Panginoon. At kung kami ay patuloy na makikinig at susunod sa inyo po, kami ay makakaranas ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Sapat sinabi mo at maraming beses mong sinabi, nung kayo po, Panginoong Jesus, ay nagministeryo dito sa mundo, dito sa lupa, nung kayo po ay lumalakad dito sa lupa, Lord, maraming beses mong sinabi sa mga pinagaling mo na ang sabi mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya Lord, maraming salamat. Kaya nga po, dalangin namin, Ama, na patuloy niyo po kaming tulungan na increase ang aming pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan ng aming pananampalataya ay patuloy na pakikinggan mo, tutugunin mo ang aming mga panalangin. Sapagkat kapag kami ay may pananampalataya, kami ay patuloy na makikinig at susunod po sa inyo. At kami ay patuloy na mananalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, salamat po sa kalakasan at kagalingan ng mga viewers po namin na mayroong masamang karamdaman. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I speak healing, complete healing and body restoration sa bawat isa po sa amin. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin at patuloy na binabalik namin sa inyo ang aming pinakamataas na papuri, parangal pa salamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, itas po natin ang ating mga kamay sa harapan ng ating Panginoon. And may the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Tanging sa Diyos lamang ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang karangalan, pasasalamat, kapangyarihan, magpakailanman. Thank you, Abba Father, in this we pray, at sinisilyuhan ko po ng banal lugo ng Panginoong Hesukristo at ng kapangyarihan ng banal espiritu ang mga pagpapala at mga salitang tinanggap namin sa araw na ito at mga tatanggapin po namin ng mga pagpapala sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po, Ama. In this we pray, Abba Father, in Jesus' name, Amen. Okay, so hanggang sa muli po, mga patid, for now. Okay, so ipagpumahin niyo po sa mga viewers natin. So hindi po muna tayo magkakaroon ng shoutout kasi baka mag-overtime. Pero lang. So hanggang sa muli po, mga kapatid. Okay, so basta next time na po yung shoutout natin, okay? Sa mga viewers po natin. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Patuloy kang ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. God bless. Bye-bye.